po po kayo. Salamat po. You know, in every event that I am invited to, they usually prepare a speech para basahin ko. And it's only 2 pages. In about 3 minutes, mag-uwian na tayo. So, but you know, I am not adept in reading speeches. Since I became a worker of government, because it does not really reflect. But of course, this speech is very civil. Maamo, courteous, lahat. Eh, hindi ako makamura dito. At I am not good if I do not. You should listen to Secretary Ibasco. I'm not trying to be funny, but from where of he's talking, alam niya ang trabaho niya. Many, many years ago, I was a prosecutor. And there were 2 priests that were arrested on that day. And dalawang pare, and I was in inquest fiscal. Prosecutor kasi ako noon. And you know what? Dalawang pare nahuli, Father Tison of Leyte and Father Ibasco of Bohol. Pare yan silang dalawa. At Philippine Constabulary pa noon, nahuli sila ata gabi na. Tapos tumawag sila because we were required then by President Marcos, pag kayong mga komunista, there has to be an inquest fiscal. Marcos was never really also a killer. He would have wanted processes to be followed. That is why I was appointed an inquest at tatlo lang ang kaso ko na hinahawakan. Cases against the military and the police, cases against the rebels, at yung mga hike, kidnapping. So medyo, hindi naman ako nagyayabang, takot yung ibang fiscal, and he would not even touch the case with a 10-foot pole. Ako yung napili. Tinawagan nila ako ng alas 4, sabi nila na may pare dito. Sabi ko, patayan na ninyo yan, naantok ako. So, sinabi ko, sino yung pare na yan? Sabi nila, taga Bohol, sa yung Waray, taga Leyte. Eh, ang nanay ng tatay ko, taga Bohol, sabi ko, baka pinsan ko to, huwag na lang pupunta na ako dyan. So we conducted the investigation, and Father Ibasco was in prison for almost, ilang taong ka? 3 years. Sa barracks, noon sila, binigyan sila ng magandang kubo, dalawa silang pare, at I was prosecuting them in court. Unfortunately, or fortunately though, Cory won the revolution. So I don't know kung ilan ang napriso doon. Lisa, magsabi ka ng totoo, nakulong ka? O nahuli ka? Alam mo, puro komunista itong kaharap ninyo, ha? Pati yung nagsasalita. Totoo, I'm a leftist, actually. I'm not a member of the Communist Party of the Philippines, but I am more of a social... alam mo yung... Puro lang kami mahirap, eh. We are the migrants to Mindanao. It was a hard life. So, lumaki ako ng... In 1954, just at the back of Ateneo de Davao University, in front of yung Marco Polo Hotel, eh, puro kugo niyan yung nanibinig ko kay Kumpay, tawag sa Bisaya. Yung pagkain ng horse, yung malalaki yung stem na medyo malambot.
May bahay kami doon pagdating namin sa Davao. And would you believe it, we also suffered a demolition. Gusto kong ikwento sa inyo para magkaintindihan tayo. Pareho lang tayo dito. May mga pa English-English, wala na yan. Sabihin ko lang sa inyo ang totoo. Marunong ako magbasa. Pero wala man ito. But in Davao, kami yung siyudad with the largest acquisition of relocation. Until now. At kung housing lang, I think Inday, my daughter, who is the mayor now, would also pursue yung kanya bahay. And papatulong siya ng grant kung saan. Anyway, ang policy ko noon sa Davao, since we were also once upon a time ousted from a land which is not ours, at tubig yung sino namang maniwala na may titulo yung yawa na yun. But, funny of all the funniest things, na paalis rin kami. So, that is why when I was mayor, it was almost my passion. Kaya doon sa Davao, we had this, and we were very consistent that I told the people, there will be no relocation, no demolition. Pag walang mapalipatan ang bahay, tao, there will be no demolition kasi hindi naman aso yan. So that was the, sinabi ko yung mga investors na pumupunta ng Davao and they happen to buy a land tapos may informal settlers, I would always ask them, how much are you buying for the land? Sabi, 28 million. O sabi ko, sige, dagdagan mo na lang, invest on something to avoid trouble. 28, gawain mong 38. Tapos yung 10 million, ibigay mo sa mga tao kasi may lupa naman akong nabili at para may magamit sila para pambahay. That was the policy for the last 23 years when I was mayor. Eh, itong si June, pati si Escalada, alam nila ang trabaho nila. Pati si Roy Lopez, also sa housing. Nakulong rin yan ng matagal kasi komunista. Magkasama yan sila. Totoo, tanungin mo. Maraming nasabi doon. So kung ang hinahanap lang ninyo, ano ba to? You read speeches and then you just the run of the mill greed niyong nasabi. But kailangan ninyo maintindihan yung mga tao. Sanay ito. Panahon pa ni Marcos yung suroy doon. Kaya lang nakulong. Kaya, hulihin pa yung ngayon siguro, may pulis. Ano ba kasalanan mo? So, itong mga tao na nagdala dito, alam nila ang trabaho nila. At alam nila ang puso nila. So, when there was this revolution of Corazon Aquino, and she won, she ordered the release of all political prisoners. So, na-release yan sila, Ivasco and the rest. So, ako yung nasa korte, nagpo-prosecute sa kanila. Noong na-appointed ako Vice Mayor, OIC, nagpuntahan niyan sila lahat. Ang asawa ni Rivera, yung mga founding members ng Communist Party. Sila Quintanar yung namatay. Yung leader ng NPA na assassinate dito. Yan sila yung mga asawa nila nagpuntahan sa opisina ko. Naghingi ng trabaho. Eh, yung mayor naman limitado, I could only appoint them technical assistant, casual, and pero binigyan ko sila trabaho. Then I became mayor. Tapos si Ivasco was bright sa mobilization. Alam mo yung pare, maraming hinahawakan.
Knights of Columbus, tapos yung mga Legion of Mary. They are dead. Tapos yung nag-organize sa Paris, marunong magdala ng tao. So he became my chief of staff for the longest time. And since I was mayor, I said for 23 years, there was a time that I was really pissed off with the corruption. Kagaya nito. Itong ini-chain ninyo. So, ginawa ko siyang city engineer. Pare yan, hindi naman nagmimisa doon, basta sabi ko, city engineer ka. Just to stop the corruption. And in various, noong na presidente ako, bit-bit ko siya. Ngayon, ang ex-convict, sekretary na. Ayaw mo pa yan. So, ibig kong sabihin, alam nila ang trabaho nila. Although in so many words, they said they describe what they do, but ako na yung mag-transmit ng the inner message of this administration. We do not pretend to know everything. Para naman masyadong pera. But you can rest assured. Ako yung mayor ng tao talaga. Hindi ako yung, I am not the mayor of, I don't want to worker of government lang ako. I do not want to address myself as any other title. Kita mo pag-introduce Mayor Rodrigo Duterte. Dinadagdagan lang nila ng presidente. But I'd prefer to be addressed as mayor because nasanay na ako for 23 years. And besides, hindi ko masyado type yung presidente-presidente. Mayor lang para pagka pumalpak, mayor lang kasi siya eh. Hindi naman siya presidente. The higher you address yourself, pagka pumalpak, no, malakas ang putok niyan. You can always go to you and say, alam mo, pasensya na po kayo, mayor lang talaga ako. Ang ugali ko talaga, pati magsalita, even in any crowd, is as the mayor. I do not pretend to be with credentials. Wala ako niyan. Wala ako gaya ng mga cabinet members. They're all halos valedictorians. Perdia, say Briones, the national treasurer before. Ibasco, si defense secretary ko, si valedictorian sa sabi ni Kibuloy doon sa Cotabato noon. He was the valedictorian sa klase niya sa PMA. Sunny Dominguez, kababata ko yan. Nung maliit pa kami, hawak na niya may ang maraming pera. Ngayon putang na matanda na kami, mahawak pa rin ang pera ng marami. Finance secretary, kami noon, banana chips lang. Siya ham and egg. Mayaman na yan. So nakapag-aral sila ng... Eh ako naman, hanggang 75 lang talaga. Yan lang ang kaya ko. Yung maestra ko, nanay lang. Sabi niya, Rodrigo, hindi na ba ito talaga akyat, basta 80. Sabi ko, ma, tama naman yung 75 kasi mag-akyat mo rin ako, pareho lang ma. Inuuna ko, I used to, I'm an addict sa hunting kasi. Buhay ko sa klase, kunin ko yung 22 na tatay ko. I go to yung Davao noon, forest pa. 48, 49, it was really a forest. But I know, maliit pa rin ako, but I grew up there. Yung shrine na yan, if you were in Davao, the place where I used to hunt monkeys. Yun ang trabaho ko. Ayaw masyado yung mag-aral. Kaya it took me 7 years to finish high school. Okay lang man. Kasi sila, mga classmate ko, yung mga abogado na ako, dandahan lang. Kasi okay lang man yan, ano? Sa College of Law, namatay ang tatay ko, so overtime ako. Doon lang ako nakatikim ng mga paminsan-minsan lang naman, mga 90. But nasa awa ng Diyos, alam mo, totoo lang. Yung Bit Aguirre na yan, was our
Tugadi was a class valedictorian. Wit Aguirre was cum laudean. Ako, wala. 78 lang eh. Okay lang. Pero trabahante ko yan sila lahat. Yung mga komunista, pati yung mga bright na right, trabahante ko lang. Inutosan ko lang sila. Sige, gawin niyo ito. But you know, when I was trying to be serious now, December, nagpunta ako sa Tacloban. Tinanong ko sila, but I had an earlier information that the relocation was so ever slow na hindi kaagad ako nagtumakyat sa stage. Tinanong ko sila sa truck. Sabi ko sa kanila, ano ba to? Eh, kasi sila, kami na nga dito ngayon, so who else ang mabulyawan ko? Sabi niya, ganito ang sitwasyon. Corruption, ito, number one, so ito halos dito. Grabe ang corruption dito. Kung walang corruption dito, mas marami, hindi naman lahat Pilipino, pero mas maraming naggawa ang gobyerno para sa inyo. So ito talaga inuna ko. Ito yan silang housing ng Davao City. At si John ilagay, sabi ko, John, ilagay kita dyan. Kindly, walang corruption na. Well, although I know him to be not corrupt, but I reminded him again, sila si Escalada, magkaibigan tayo. I want you to cost along with me for 5 more plus months. At sabi ko, avoid corruption, lahat ng, pati yung kabinete na, magkaibigan tayo. But when it comes to the welfare of my nation, wala talagang riglo yan. Kaya na. So I invited sila, Lisa, because hindi naman talaga ako yung, hindi ako graduate ng Wharton. Watson, pumupunta ako kung mag-grocery kami ng asawa ko. Ano lang ako, ordinaryo lang ako na tao. So ang paningin ko talaga, ordinaryo lang. So I learned there that there were only about 28 relocatees who were placed doon sa ano. Kaya sabi ko this December, last week of November, sabi ko I'll be back December. Pag wala pa yung mga tao naglipat dyan, maghanap ko yun ng ibang trabaho, pati sila. So there I learned, hindi naman talaga sila, kasi nagtatrabaho talaga itong mga to, na yung conversion sa DNR, it takes forever, tapos maghingi pa. Sino hingi ano ang putang ina, na wala, na puro government to government to. So, alam mo, sabi ko, dapat ikaw, pag DNR ka, pag tinawag ka ng housing that there is a problem there, yung director mismo must husband the papers. Siya yung mag-alalay. And because of this, and even Saneda, takes forever. 2 years, 1 year. Ayong, malaman mo yung panahon na dumaan. Kikita naman ninyo. Dito ngayon, each department is only given 1 month to process all papers on your table. Ang mga director, and I'm warning you only have 15 days. Pag may dumating na papel dyan, ikaw mismo ang magpatakbo ng papel. Huwag mong ibigay sa assistant mo pag nagka-letse-letse yan, ikaw ang tatamaan ko. So ikaw mismo must be conscious. May ledger dyan, nung pumasok ang papel, at kailan lalabas yan. Ang sa local government, I have ordered them to obey. Yung mga permit, kailangan 3 days. Sa Davao, 3 days lang. Itong mga
electrical, tinanggal ko na yan sa bumbero. Kasi pag madaan ka dyan sa bumbero, sa housing permit, bago magpirma yung buang na yan, pabilihan ka ng fire extinguisher. Sabi ko, kakainin ninyo yan. At huwag kayong magkumpiyansa sa akin. Sinabi ko, I am not the man that was crafted for a presidency. I was just crafted by God to be just what I am. But if I want na magbinastos ako in front of people, whatever the crowd, pag gusto kong murahin presidente ka ng ano, putang ina ka, kaitim-itim mong yap, pangit mo. O sige ngayon, sabi ko, para kaming patay gutom dito every time you talk about do not to me. Hindi mo, huwag mo akong ganunin. Dito naman sa mga police na gusto kong imasinggan kahapon sa Pasig. Gusto ko palinisin Pasig kasi every time I cross, medyo mahina yung tagbot ko. May butas pa. Maraming water lilies. Palinis ko sana sa kanila. Malinis. Sabi ko, sige, dyan kayo. Huwag kayong mag-ibang posisyon po, tang ina, paglabas ko, huwag sipain ko kayong lahat. No, sabi ko nga, magkaibigan tayo, alam mo, sa mga kung pagmahalang, mga pulis sa Davao, walang problema. Sagot ko yan kung mag-ganon. Sabi ko sa kanila, huwag na kayong maghingi-hingi. Kung may maitulong ako, sabihin mo. May isang cancer yung asawa, o may namatay. Ano ba? Paghanap ako ng paraan. Gastos ng gobyerno. Ito talagang dapat naman tulungan natin yung mga sundalo pati po. Pero pag pumasok kayo dyan sa putang inang droga-droga pati kina, hindi ko, papatayin ko talaga kayo. Maniwala kayo. Hindi na bali nakikinig ang buong bayan. Putang ina, huwag niyo akong talagang yayariin ko kayo. Mauna kayo. Kaya, baka akala ninyo na marami nang namatay ring polis, ha? Pero yung extrajudicial killing, namatayan na ako ng 32 sundalo, pati 27 na polis extrajudicial killing. Alam mo yung mga ulol na yan, pinibigyan namin ng pera. That's why DPRP, sabihin ko sa, they have 150 million intelligence fund. Binigay ko sa kanila yan. Kasi ang police, pag inutusan mo sa illegal drugs campaign, they must have money in their hands because they have to buy shabu. Pag walang pera yan, walang trafficking. If there is no buy, there is no selling, then it is not trafficking of drugs. Could only be possession of a chemical that is prohibited by law. So, ang penalty niyan is they can go to prison, but they can post the bail and go out. Kailangan talaga hawak-hawak ng police yung pera para i-offer niya na magbili siya. At pag gibinayaran ng iyong tapos na ibigay yung shabu, that is the time tawag na buy bust operation. May mga police na hindi na ginastos yung pera, kaharap niya yung drug pusher, barilin niya, kunin niya yung pera, pati yung shabu, iiwanan dyan, tapos alis. Sabi ko sa kanila, kayo ang isusunod ko. Hayaan ko muna yung ibang, kayong mga putang ina ninyo, wag mo ako ninyo. Sabi ko sa inyo, ay mayor, hindi ako kayo ng ibang mga Maynila naging presidente na pitsugin, ha? Tang ina ninyo, Mindanao to. Huwag ninyo, do not fuck with me. Huwag mahirap yung style ninyo dito. Kung gawain sa amin, ha? Pangkaraniwan lang yung patayan sa amin. Huwag ninyo ako, patay na talagang hihiritan ko kayo. That's the reason why there was a failure. But they will continue for as long as there is a drug pusher.
for as long as there is a drug lord. Bisi may isang tunilada na isang barko na siyabo, kung hindi naman yan mababa at hindi na ipagbili ng sa mga tao, sa mga bata, walang delikado yan. Siyabo, kung nandiyan lang, huwag mo lang galawin. Wala yan. Pero once you start to sell it to the people, especially to the young one, it becomes a huge problem. There's about 4 million addicts now. What am I supposed to do with them? 4 million addicts. You know what? You have reduced the human being into slaves. Mabuti pa yung slave sa Africa, bilihin mo. Mapapatrabaho mo pa. Tanginang to, they become slaves to a chemical and he is supporting your billions in your pocket. Kaya sabihin mo, papalusutin kita. Mabuti, makinig na kayong lahat. Wala akong pakialam. Alam mo, slaves na yan. And about certain period of use of drugs, sira na yan. Kaya kayong makilala kayo, magsasalita, wala na. Nandiyan lang, payat na. So, sa Davao, I was very strict. But I did not know. They were already criticizing me, pati yung America, about the killings of people. But when I became president, I did not realize that it was so widespread that every day makita ninyo sa TV, people by the hundreds of thousands surrendering. Nabigla tayong lahat. At sinasabi na, bakit si Duterte, bakit niya pinapatayan? Hindi na lang niya i-rehab. Mag-stupido kayo. I became president midstream. Pagpasok ko, wala ng pera. Yung election, bottoms up sila eh. So I was only operating on a maintenance and operation. I did not have the money to buy or what. Ngayon, may pera na ako. Bagong budget na eh. Kaya noon, hirap ako, hindi ko mana. And, puro itong mga countries like itong Amerika, instead of helping us, criticizing tuloy, para sa akin, son of a bitch, you grieve for a life of a mayor, nasabi ninyo, sinalvage doon sa prisuan. Yan, you grieve for that. And arrayed against their horizon are the 4 million Filipinos who are miserable and who cannot be a normal person forever. Huwag mo niya mabugyan ang shit naman. Magkasabi ko pagka dito, if it is really my country, the interest of my country at stake, sinabi ko sa Davao naman, look at Davao. Pumunta kayo ng Davao. Nakapunta naman kayo ng Davao. Oh, makapasyal kayo, malinis. Walang pulis. Humihingi. Walang hold-upper. Patay lahat. Oh, di, mas mabuti. Ano ba problema niya? Human rights. Unahin ko muna ng human rights ng 4 million. Sabi ko, Amerika, 3,000. And so, maraming namatay dyan dahil intriga. Ngayon mga pulis, sabi niya, pulihin nila. Oh, raid kami. Pinait ka na yung ano mo. O pagkatapos niya, yung mga tao niya, karibal, magpatayan sila. Yung una. Meron talaga namatay yung sa encuentro. Pero yung nakatali na gano'n, wala kong gagawa kong pulis ka, barilin kita kung gano'n. You shoot a person on bended knees, nakataas yung kamay tapos patay, no? Gago ka ba? That's the most stupid. Para kang hindi lalaki niya. Kaya huwag kayo masyado yung mga media-media. No? Wala dyan. Sabi nga ni Trump, Kita naman yung eleksyon. Tingnan mo anong binuhos ng mga TV. ABS-CBN.
naniwala sila sa basura, 211 million. Kaya nung nanalo ako, sinabi ko sa AMLAC, putang ina kayo. Sisibakin ko kayo lahat. Eh, hindi kayo appointed, pero papailan ko kayo ng kaso. May hindi nyo sinabi ang totoo sa tao. I only had 5 million. Sobra ko yun nung congressman ako na magbiyahe kami, bibigyan kami. So, nandiposito ko doon sa bangkong pinakamalapit. Saka nakatira ako sa San Juan. Tapos, kung anong ganawang basura ng nilang Manila, parang talagang sinasadya. Pati ngayon, iniiba talaga nila. Tingnan mo yan, kinig kayo, di ba? Ganun na yan. Ngayon, sinasabi yung totoo. Kaya ako, nagsawa, gusto ninyo prangka-prangka? Wala. Ito ang nangyari. Ito ang gusto ko. Sige. Anong gawin ninyo? Leksyon yan sa mga... They tend really to... Pero mo galing ako Laos. It was a long haul. Pagdating ko doon sa Prescon, ang tinanong sa akin ay stupid na media. Na ikaw ba ay may ano na, decision na hindi ka magmura? Putang ina. Kabiyahe-biyahe ko yun ang tanong mo sa akin. Hindi ka magtanong anong nangyari sa Laos, anong development. Ayaw kong mag-travel sa totoo lang, but I had to go around because we are hosting the ASEAN Summit this year. And I have to go around and collect the data kung ano ang gusto nilang pag-usapan namin. Eh talaga scripted yan. For the first time mag-meet kayo, tapos mag-debate pa kayo, walang mangyari. So it was because ako yung host country, I had to go around. Sabihin lang naman mas yan, ay putang ina ninyo. Sabi ko, I hate travel. Matanda na ako eh. I hate to travel. Totoo lang. Kalukuhan. May isa pa itong tatad na halimaw. Yung nag-announce ng 1081, di ba? Wow, declared martial law. Ngayon, is trying to regain respectability before the eyes of the nation. Sabi niya, may cancer daw ako. So doon sa mga negosyante sa PCI, may nagtanong mga negosyante, may cancer ka? Sabi ko, sa awa ng Diyos, wala naman. Ano yung sabi nila? Tatad. Pero si tatad, maunang pa yung mamatay sa akin, tignan mo. Totoo, tignan mo. Yung mga ganun na tao. Pumunta daw ako ng China, nagpagamot ako. Sa inis ko, sabi ko, pumunta ako ng China, totoo yan. Nagpa-hospital ako. Nagpatuli ako uli. Kasi yung tuli ng maliit, grade 3 lang ako, ganun lang man. Pinalinis ko, para round talaga. Tanginang tatar ka, baka ikaw yung support. Pag ginanon mo ako, baski anong crowd, babastosin talaga kita. I do not care. Ay ano, kung hindi nyo nagustuhan. Patuli ako kasi yung amin noon, palo lang eh. Ipagkabuka, wala na, maraming karkas. Di pilanilis ko yung maganda. At least ngayon, baski paminsan-minsan na lang, maganda na itsura. Ngayon, tatad na yan. I will end by saying, you know, I made so few promises. Ngayon ako sabi ko sa inyo, there will be no corruption in my government. At asahan ninyo, there will be none. Talagang wala. Tanungin na nyo yung mga negosyo, nandito man sila. Nandito sila ngayon. Tanungin ninyo kung matagal na silang pumasok ng dami. Kung naghiba ko baski piso. Kaya sabi ko, gusto ninyo mahinto itong korupsyon ng gobyerno. All you have to do is to be assertive. Paimanag pa'y naghingi sa inyo, magkuha ka ng permit,
o dumating ka ng airport at binuksan yung bag mo, ay binabawal ko na yan ngayon. Kaya nakikita ko, kami mga mayor, congressman noon, galing kaming Hong Kong, taglilimang bagahe, eh dalawa-tatlong araw ka lang naman. At saka sabagay, bili ka ng mga damit, mura yan. Tapos hindi naman kami sinisita. Sinasaluduhan pa kami paglabas. Eh samantalang yung mga OFW, dalawa-tatlo, buksan pa yung bag, kukunin pa yung anong mga bagay-bagay. Eh di sana, kinuhaan lang ninyo yung mga congressman, pati senador, pati ako. Bakit ninyo kunin yung mga mahirap? Kaya pinagbawal ko, OFW, huwag ninyong pabuksan yung bag ninyo. At ang hiningi ko lang sa inyo, huwag naman kayong magdala ng kontrabando. Ano naman yun? Drugs? Huwag yan. Pero kung binuksan yan, may kinuha sa bag mo, sampalin mo. Oh, you create a scene. Kasi pag mabalitaan ko yan eh, lalabas sa news, nagkagulo kasi ganun. Basta yung register of deeds. Yan, lisensya. They are supposed to act on it 15 days. Lisensya ngayon, must, I don't know, kay Tugari, sabi niya, one day. One day lang lahat. Bakit mo pahirapan yung tao? Huwag kayong bumigay, magalit kayo. Mag-aral kayong matutong maggalit. Assertive, huwag kayong matakot. Ngayong mga pulis na yan, kagaya ko, trabahante lang kami ng gobyerno. We serve the people. Period. There will never be time tawagin ko yan sila o ako official. Pag tinanong ako, I am just a worker, pareho kaming lahat. Yan dapat ang tingin ninyo sa amin. Trabahante ninyo kami. Kaya kung pabalik-balikin ka tapos pera, either sipain mo o sampalin mo, ako ang bahala. Ako ang magdepensa sa iyo. Sinabi ni Mayor, pag ginanon mo sa akin, sampalin daw kita. Di sampalin mo. Kaya magdemanda, di barilin natin. Eh, ganito yan eh. He who is the cause of the cause is the cause of them all. Kaya mga taga-gobyerno, huwag kayong mag-umpisa magingi kasi pag nagkagulo, tapos mag-away, abot ako doon, masampal kita, masipa kita, tapos idemanda mo ako, ay putang inang yan. Eh kung pupunta lang naman ako doon sa korte ng sampalan, di gawain ko na lang murder. Pareho rin eh. Wala pang testigos. Sino magsabi sa iyo may sinampal? O ngayon, may witness dyan. Sabihin ko sa iyo, huwag kang sumali kasi pag hindi, pati ikaw, isali kita. Eh, anong pisahan mo eh? He who is the cause of the moon. Kaya tanggapin mo yan kung anong abot sa iyo dahil inumpisahan mo. Ngayon, kung nagsasyabu ka dyan, mapatay ka ng pulis, alang-alang naman ipakulong ko yung pulis, kalukuhan yan. So yung mga pulis na sabit dyan, na lumaban, kasi ako mayor ilang beses na yan, talagang lumalaban, paranoid yan eh. Eh di madala talaga ng kutsilo yan o baril, maniwala kayo. Kaya minsan magkumprontase na mabaril, bihin ka agad na binaril ng pulis, walang walang laban, maniwala ka niya. Kaya ako basta tama lang, okay lang. Wala kayong problema. Ngayon, nasa shabu kayo, nasa hold up kayo, mag-kidnap kayo, tapos pinatay, yung mga pulis na wala na yan. Kulong yan. I will sit to it the kulong. Pag hindi, pahiya ang gobyerno ko, ha? Tatapusin kita. Tatapusin talaga kita. Wala akong magawa. Kasi rather na mapahiya ako sa... I will. So, ganun ang istorya dyan. So, I leave you with on that note.
itong ito, tutang, wag kayong maano dyan. Sanay na yan mga yan. Si Lopez, oh. Since Marcelo yan, doon na sa housing yan sila. Tapos nakulong. Ibasco, nakulong. Ayun ko ito, Eskalada, nakulong ka ba? Aktivista mo rin ito. Si Lisa Masa, aktivista, ngayon, sekretary na. Sekretary Lisa Masa, sekretary Ibasco, si chairman si Eskalada, ayusin ninyo. Kayo nung bumalik ako sa Leyte, recently, but 2 weeks ago, nandoon na lahat, 1,200. Ngayon yung conversion, it behoves upon the director of the DENR of that place to work on it and give the conversion on time. Huwag kang maghintay because you are only given 15 days and magtawag sa akin pahirapan, then we'll ask you, tawagan kita o puntahan kita. Either sipain kita in public or sampalin kita at i-assign kita doon sa gayon ng mga pulis. Yung kapon, i-retraining. Ano mga i-retraining ko sa inyo? Putang ina. Ilang taon kayo dyan naggastos ng gobyerno ng training? Punta kayo doon sa Basilan. Doon kayo mag-training kasi doon actual ang training. Matuto talaga kayo. Either matuto kayong putang ina mabuhay o mamatay. Yan ang mangyari sa inyo. Ngayon, kung nagtatrabaho ka, protektado kita. Hindi ako papayag na ang pulis makulong na nagtatrabaho. Yan talaga ang huwag ninyong asahan yan. I will not allow people in government who are working and true to their oath of office. Ngayon, pag inutusan ko, ako yung nag-order ng I declared war against the drug industry. Hindi ko sinabi na operation, war. Kaya sirain ninyo ang organization. Kasi yung mga kapitalista, pati yun nandito, sabi ninyo yung mga mahirap pinagpapatay, anak ng, kung hindi maghinto ito dito, hindi naman magalaw yung supply. So, ang organization, may financer, may drug, ang baba, ang tiga-distribute, minsan yung iba, polis, tapos doon sa mga pusher. So, gusto ninyo mahinto ang patayan ng Pilipinas? Drop the Cebu. Bitawan ninyo ngayong gabi. Bukas, wala nang malinis na. Gusto ninyong rehab, meron doon, mamili kayo doon sa Laor. Because I ordered the military to open their camps. Ang military lang kasi ang malalaking reservation. Nandun, 10,000 yung good for 10,000. Doon kayo. At tingin mo wala ng pag-asa, may isang ano doon poste na malaki na may maraming tali. Mamili ka lang yung fiber talaga o yung nylon. Lagay mo lang dyan sa iliig mo tapos tumalon ka. Malalim yun. Doon. Choice di, pati yung mga, tawag niya sa Tagalog yung hawa na yan, lubid ba yan? Yan, lubid. May color, green, blue, red, mamili ka lang kung anong gusto mong, Huwag yan ang pare, kasi ang pare dyan, pag nandiyan mapasbasa nga, lalo ka magpunta ng impyerno. Tsaka yung tubig niya, kinuha lang yan dyan sa pusit. Wala. Ito. Saan mo na kinuha yan? Sa holy water? Water tapos dyan yung sa kristal. Ano, Tapos basbas. Mga kalukuhan. Alam mo may Diyos talaga. Diretso ka sa Diyos. Diretso ka sa Diyos. Huwag ka dumaan ng noon nagkumpisal pa kami sa baho ng bunganga nitong putang inang paro.
sintensyahan ka na ng 20 or fathers, bugabugahan ka pa ng mabaho ng bunganga. Ang bata pa, sa atin na yun, pati kami, ano, yung sexual, hinahawakan talaga kami. Oo! Oh, tignan ninyo dyan sa ano ninyo. Dyan sa, hanapin ninyo sa Google. Father Harry Falby. Yun yung pare dyan, makita ninyo na binayad ng Archdiocese ng LA kasi may raming nagdemanda. Sexual abuse. Kami lahat, bless me, Father, for I have sinned. Kung nandoon na yung kamay niya, hindi mo malaman kung yung kasalanan ba yung magtayo. Hinawakan ka na. Ang bata, kasi sino humawak, wala yan. Totoo yan, ha? May libro ka, Aid. Ito, basahin lang ninyo. Pag nabasa ninyo ito, tapos sabihin ninyo, nagkamali ako, binastos ko yung simbahan, mag-resign ako. Niwala ka, I'll give you the word. Ikaw, Presidente, binastos mo yung Katoliko. At tinayo ako, San Beda ako, nag-graduate sa college. Altar secrets, sekreto sa mga altar. Yan pare ang nakatalikod. Sex, politics, and money in the Philippine Catholic Church. Patay na to si Aris Rupo. Ang furor nito si Marites Bitog. Dito sa opening remarks, dito lang sa beginning, putang inang bakani na yan. Online to. Altar of Secrets. Ang forward si Marites Bitog ng Sulta. Nandiyan lahat. Ang itong pare, every Sunday, Saturday, may misa na. Araw-araw may misa. Koleksyon abot ng bilyon. Wala naman ang baski, basilibang kwarto na rehab. Alam mo, dapat ang pare, totoo lang, libuti niya yung archdiocese niya. Magtanong siya dyan sa mga tao, sino yung tinamaan ng droga. Ayun ang i-gather nila, gastusan nila, pakainin nila, at gamutin nila. I released 1 billion last December. Ang masakit sa akin, ano? Para pambili ng medisina for those community-based rehab, yung sa barangay lang muna. Kasi nagtatayo pa ako ng mga rehab center. Ngayon may pera na ako. 1 billion, another 1 billion, para sa mga tao na Pilipino na may reseta na hindi mo mabili. Punta ka lang sa DSWD, bilihin yung medisina mo. Kung may anak ka na kailangan ng tranquilizer, sedatives, 1 billion, 2 billion galing pag-corpans. Binitawan ko. Yun, baka sabihin ninyo na pinapatay na lang lahat. Yung magparehab, okay. And I will release another 1 billion kung naubos na. Pero wala na yan. 1 year na gamit ng ganon, wala na. Beyond redemption yan. Pero wala akong ano, ang pare kasi, it's all right to talk about taking the life of pati yung iba sumubra eh. Pati yung mga babae ko na. Eh, huwag yan ganun. Kahit lahat na, ikaw, pati kayo, pati ako, pareho ba tayong sakit? Yung mga babae dyan sa kumbento ninyo, nandito man. Yung mga legion of ano, bantay kayo dyan. Kaya yung mga asawa magserbi ng simbahan. Palayo mo yan. Totoo. Magsabi, may ano dyan sa simbahan, na pastoral, na bantay ka dyan. Kasi, basahin mo na ninyo ito. Iyon na lang ano. Ito na dyan.
Panahon ni Gloria Arroyo, naghingi sila ng Pajero, Montero, lahat ito mga putang inang obispo na to. You know, there is a constitutional provision, separation of church and state. No money can be spent for a particular religion. Bawal talaga yan. Naghingi kasi binigyan sila. That is graft and corruption. Hindi pa nag-expect. Pwede mo pang i-demanda yan sila. Lahat yung mga obispo. Kaya kayo, Pilipino, nakikinig man kayo sa akin, kung gusto ninyong sumunod doon sa pare, mga obispo, basahin muna ninyo to. At kung ako nagkamali, sabihin ninyo, magre-resign ako sa pagka ano ako ngayon. Isang salita lang ako. O, tanungin ninyo ako, ikaw ba, Mayor, are you inordinately or excessively proud of being president? Sagutin ko kayo, buong Pilipinas. I do not need the position at this time of my life. Tapos na ako sa mga ganun. 23 years ago, Mayor, lahat ng tao magpunta magpalakpak. Tapos na, sawa na ako dyan. I don't need it. I really do not need it. I do not need the honor. Napapagod na ako. Galing lang ako sa customs kasi problema rin yung customs. Puro. Kaya magpatino tayong lahat. Magsakripisyo. Ako magsakripisyo. Kayo magsakripisyo. We just live. It is when you crave for things. Gusto ninyo kotse, gusto ninyo bahay. Kaya mga pulis, marami kayo dyan. Ilang kayo? Ilang kayo may tagdalawang asawa? Bulahin niyo. Maniwala kayo, alam ko, kasi ako dalawa rin ang asawa ko. Pareho lang tayo. Ito mga pare na ito. Ngayon, yung kalukuhan nila. Butit na lang may isang Pilipino. Online. Iiwan ko na lang ito kung sino may gusto. Tignan mo, pagka bukas makikita na tayo doon sa mga born against. Hindi born again, born against. Kaya ako nagsisimba. Ako, I have this deep and abiding faith in God. Ako ni isang barangay captain dito sa Maynila, ni sa Tondo, wala ako. Wala akong congressman. Kaya sinabi ko noong pag ano ko, kayong lahat nagkampanya laban sa akin. But I won. Why? Dito tayo magkatalo. Destiny. Wala akong pera, wala akong, hindi niyo ako kilala. Destiny. Why? Well, God, sabi ko sa Diyos, God, what does this mean? Ilang pang alam ko, pang gobyerno lang, piskal ako noon, tapos naging vice mayor, mayor, congressman ako once upon a time. Sabi siguro na Diyos, gawain mo lang yan, anong dapat ibigay mo sa taong serbisyo. Yun lang. So ginagawa ko ngayon, yung ginawa ko sa Davao. Davao, you would believe it, Davao has hit a growth, economic growth of 9%, the highest in the country for the first time. 7654 lang yan. Why? Nandoon lahat sa Davao. Sila ang RH builder. They're building now, reclaiming an area. Hindi nga nila ako mayaya baski kape. Tanay yung mga developers nandito. Ni kape, hindi nila ako mayaya. Kasi ayaw kong ano, sabihin mo, actor ako, marami rin akong, I have my faults in life. Plenty. But money was never a part of it. Babae, kasi naman yung mga girls . Sila naman yung may gusto. Ngayong matanda na, wala na ako. No more.
72 years noon. Siya, tatay, anong edad ninyo? Sabihin mo ito, may sakit ka ba, Mayor? Ilang taon na tatay mo? 65, 68. Kung ano yung medisina niya, yun ang medisina ko. Walang pagkaiba. Ba't baro yung sabihin mo, cancer, ito si tata, nagdadrama. Kaya na, pilitan tuloy ako mag-admit na naparepair ko yung galit na galit yung nanay ko. Kita niya yung dugo doon pag-gising ko sa umaga. Sumigaw, ha? Ano yung nangyari sa'yo? Kung sumama ako doon sa pila, ma. Pag gano'n, pak! Tapos magkain nga ng bayabas, di ba? Kaya ganun ka, tatanungin mo nila. Kaya dumaan ang doktor. Napasali nga ako doon sa nagpila. No, sige, sige, kain ka. Ikaw, patuloy ka. Sige, sige, kain mo nga. Guwaba, di ba? Pagpak! Lagay ka doon. Lagay ka agad, tapos balutin. Putang ya. Nung kinaumagahan, nakita ng nanay ko yun, nagwala. Ano ka kasaganan pa ko? Sabi ko doon, sumama ako kasi kailangan daw, pagka lalaki ka, pila ka doon para maging lalaki ka. Pero sa totoo lang, kung pabalikin, magkala na magbakla ako. Okay, sakit na putag. Ay, buhay. Maraming salamat po. Yung maraming okay I'm sorry yung ano ba housing ninyo after a few years you have to pay 200,000 yung Pablo pati yung Yolanda basta ako pa ang presidente libre na yan no more eh di, sa totoo lang magbayad rin kayo. Libre na lang yan kasi wala naman talaga magbayad Pilipino so, pagdating ng kolektor sabihin mo kubrahin mo doon sa kay Duterte kung saan siya ngayon libre na para walang ano okay I would like to magdi-dispensa po ako, may dalawa pa ako. Tuloy. Galing ako, may dalawa pa akong pupuntahan. So kung wala na akong ano sa inyo, alis na po ako. Photo ops daw kadali.